Noong hapon ng October 20, 1944, ang higanting armada ni Vice Admiral Takeo Kurita ay pumasok sa magkipot na bunganga ng Brunei Bay sa North Borneo. Ang 31 mga barko ay kinabibilangan ng mga battleship, cruiser at destroyer. Kasama na dito ang Dambuhala at kinatatakutang mga battleship na Yamato at Musashi. Ang hilera ng mga barkong ito ay isang matalas na sandata upang pigilan at pulbusin ang paparating na US Naval Fleet na ang misyon ay palayasin sa Pilipinas ang Imperial Japan. Pero isang linggo lang ang nakalipas, durog na ang mahigit kalahati ng puwersang Hapon at tuluyang naubos ang kanyang naval power sa Asya. Dahil ilang sandali pa, aalingaungaw na ang unang mga putok ng huli at pinakamalaking labanan sa karagatan sa kasaysayan. Ito ay ang ambush ng mga US submarines laban sa Japanese fleet sa Palawan Passage. At ito ang pagpapatuloy ng ating serye tungkol sa labanan sa Leyte Gulf. Matapos ang ilang buwang pagsasanay sa Lingga Point, handa nang tumulak patungong Pilipinas ang 1st Diversionary Attack Force ni Kurita. Base sa order ng General Headquarters, ang kanyang malaking naval fleet ay susugod sa Leyte bilang isa sa mga balaraw na tatarak at papatay sa US Invasion Fleet ni General Douglas MacArthur. Matapos makapagkarga ng krudo mula sa 2 mga tanker, inilipat ng mga lansya ang mga opisyal ng bawat barko at hinatid sa flagship ni Kurita ang heavy destroyer na Atago. Dito, ipinaalam sa kanila ang tungkol sa operation show na galing sa Tokyo. Marami sa mga officers ang di maipinta ang mga mukha. Kung ganoon na nagkihingalo na ang Imperial Japanese Military, bakit din nila kasama ang Commander-in-Chief na si Admiral Toyoda sa labanan? Bakit nandoon lamang ito sa kanyang bunker sa Yokohama? Kung totoong ang operasyong ito ay isang naval bansay charge, bakit mga US troop transport sa Leyte at hindi mga aircraft carrier at battleship ng kalaban ang kanilang magiging target? At bakit isa sa gawa ang pag-atake sa araw gayong ang kanilang pagsasanay sa Lingga ay nakatuon sa night action? Mariin ang naging sagot ni Kurita. Ang kanilang biglang pag-atake sa US Landing Force sa Leyte ang tanging paraan upang mapilaya ng lubos ang pagdating ng mga allies. Baka ito na nga ang huling pagkakataon para sa huling bigwas laban sa American Fleet. Kung di nila itutuloy ang operasyon, baka wala nang isa pang tsansa. At isa pa, ani Kurita, ang utos ng nakakataas ay di mababali at kailangang sundin. Matapos mag-toast ng kanilang sake, sabay na sumigaw ang mga staff officers ni Kurita ng banzai. Saka sila hinatid pabalik sa kani-kanilang mga barko. Alas 8 ng umaga, October 22, umalis mula Brunei ang malaking armada ni Kurita. Alinsunod sa plano, babaybayin ito ang gitnang ruta patagos ng Palawan Passage na dadaan sa Cebuyan Sea at hahantong sa kipot ng San Bernardino. Makalipas ang 7 oras, lalayag naman ang 2nd Diversion Attack Force na pinamumunuan ni Vice Admiral Shuji Nishimura. Tatahaki ni Nishimura ang karagatan ng Sulu, dala ang kanyang flagship na Yamashiro, pati ang Fuso, ang heavy cruiser na Mogami, at 4 na mga destroyer na Shigure, Mishishu, Asagumo, at Yamagumo. Mula sa Sulusi, tutuloy ito pahilagang kanluran at hihimpil sa kipot ng Suryaw. Ang puwersa ni Kurita ay magkakarga ng krudo sa nakahimpil na oil tanker sa Coron, Palawan bago tutulak pahilagang silangan sa kagatang pagitan ng Mindoro at Visayas. Magkasunod na susugod sa Leyte ang Center at Southern Attack Forces upang atakihin ang US Landing Fleet. Kasabay ng 2 armada, tumulak mula sa Pescadores, Taiwan ang 2nd Striking Force ni Admiral Kiyohide Shima papuntang Timog at inatasang salubungin si Nishimura sa kipot ng Surigao. At sa araw ding yun, umalis mula sa Bungo Channel sa pagitan ng Kyushu at Shikoku sa Northern Japan
ang salat sa eroplanong Carrier Fleet ni Admiral Jisaburo Ozawa. Ito ang magiging pain laban sa mga Amerikano. Bababa ito patimog sa direksyon ng Silangang Luzon at magpahabol sa dadaong na US Fleet Pahilaga. Kapag wala ng sapat na bantay ang US Invasion Fleet, magkakasunod na ang paglusob ng Southern and Central Forces papasok ng Leyte. Dahil kulang sa air complement ang kanyang mga carrier, alam ni Ozawa na wala siyang laban sa mga kano. Tanging sa tagumpay ni Kurita lang talaga nakaangkla ang kanilang pag-asa na magwagi laban sa mga Amerikano. Sa tansya ng IGN War Planner sa Tokyo, malaki ang mawawala sa US bunsod ng kalkuladong operasyon ng IGN. Posible pa nga na mapulbos ang US Invasion Fleet o kaya ay aatras at di muna ituloy ang pagbawi sa Pilipinas sa loob ng ilang linggo o ilang mga buwan. Higit sa lahat, mananatiling ligtas ang mismong Japanese home islands. Ang posibilidad na ito at ang pangangasa na baka swertihin sa kanilang komplikadong misyon ang tanging pinagkuhugutan ng lakas ng loob ni Kurita noong gabing tumulak siya at ang kanyang puwersa sa Pilipinas. Kampante din siya na kung sakaling biglang susulpot ang mga Amerikano, ang mga eroplano ng IGN at IGA na nakahimpil sa mga base nito sa Pilipinas ay makaresponde agad. Batay kasi sa plano, ang mga land-based Japanese aircraft ay tutulong sa pagbayo sa US landing sa Leyte. Pagkatapos, susugod ang mga ito, pakanluran upang sunduin ang Central Force at magsilbi bilang air cover. Kabilang pa sana sa plano na magsilbing air screener ang mga abyon ng Carrier Division 3 kasama ang fleet carrier nito na Zuikako. Ngunit dahil sa malaking nalagas ng IGN sa labanan sa Philippine Sea noong Hunyo na yun at napaaga ang pagdating ng mga Amerikano, di na natuloy ang ayuda mula sa Cardiff 3. Bago nagtapos ang gabi ng October 22, 1944, handa na ang lahat ng mga pwersa ng Imperial Japan para isakatuparan ang Plan Show 1. Ito na ang huling pagdepensa sa Pilipinas. Sa kabilang dako, 44 na mga submarine ang ipinakalat ng US upang magmanman sa galaw ng mga Hapones, lalo na sa gawing silangan ng kapuluan. Kabilang din sa order sa mga US subs na tirahin ang mga IGN naval assets na lulusog sa Leyte landing site. Marami din ang dineploy sa makikipot na lagusan papasok sa bansa tulad sa Balabac Strait, Mindoro Strait, Verde Island Passage, Palawan Passage at sa laot kanluran ng Luzon. Batay sa kanyang intel, pinakamainam na ruta ni Kurita ay ang Palawan Passage, isang bahagi ng South China Sea na tumutumbok sa direksyong Hilagang Kanluran sa pagitan ng isla ng Palawan at sa tinatawag na Dangerous Ground. Ang tinatawag na mapanganib na lugar ay malapit sa kapuluan ng Spratly kung saan naglipa na ang mga matatalas na bahura na delikado para sa mga barko. Alam ni Kurita na posibleng may mga nakaabang ng mga US submarine sa kanilang daanan. Ngunit, ito na ang pinakamalapit na rota. Ilang sandali pa matapos pumatak ang hating gabi ng October 22, nakausad na sa kipot ng Balabac ang tamang-hamanghang pormasyon ng mga barko ni Kurita. Animoy mga bantayog ng matatag na kastilyo ng imperyo ang mga radar mast ng mga higanteng battleship na Musashi at Yamato. Nakabuntot ang mga ito sa mga hilera ng mga heavy cruisers na Maya, Takao, Chokai, Atago, Aguro at Niyoko. Sa likod naman ng dalawang super battleship, ang Nagato. Nakasunod pa ang mahigit isang dosen ng cruiser at destroyer. Sa pagpasok ng Palawan, nagmaniobra ang pwersa ni Kurita at naging dalawang hilera o column. Ang first section ay kinabibilangan ng Yamato, Musashi at Nagato bilang Battleship Division 1 ni Rear Admiral Matumi Ugaki. Sa Cruiser Division 4 naman, nagmamando si Kurita. Kasama dito ang kanyang flagship na Atago at ang mga heavy cruiser na Takao, Chokai at Maya.
Sa Cruiser Division 5 naman ni Vice Admiral Shintaro Hashimoto ang heavy cruiser na Miyuko at Haguro. Ang light cruiser na Nushiro naman ang lead ship sa Destroyer Squadron 2 ni Captain Shiraishi na kinabibilangan ng siyam ng mga destroyers. Ang second section naman na pinamunuan ni Vice Admiral Suzuki ay binubuo ng battleship na Kungo at Haruna, apat na heavy cruiser, ang light cruiser na Yahagi at anim na mga destroyer. Ang dalawang hilera ay may layong 6 kilometro sa bawat isa. Dahil sa posibilidad na baka may mga US submarine na nakaabang at dahil walang picket destroyer bilang lead screener sa harapan ng bawat kolom, minabuti ng armada ni Kurita na magpa-zigzag-zigzag ng kanilang paglayag. Sa mga sandaling iyon, dalawang Gato class submarine ang nag-aabang malapit sa Timog Kanluran na dulo ng Palawan. Ang darter ni Commander David McClintock at Dace ni Commander Bladen Claggett ay nakalutang at halos magkatabi sa distansyang 200 feet o 60 meters. Eksaktong alauna 10 ng madaling araw ng October 23, nagmarka sa SG radar scope ng darter ang ilang mga linya. Ang mga blip na ito ay nasa layong 17 miles o 28 kilometers timog silangan. Sa umpisa, inakala ng radar operator na ang mga linyang iyon pagbabadya ng subasko o masamang panahon. Pero dumadami ang mga linya at sabay na gumagalaw sa kanilang scope. Posibleng ang mga iyon ay palatandaan ng isang hilera ng mga barko na papunta sa direksyon ng Palawan Passage, Pahilaga. Gamit ang isang megaphone, tinawag ni McClintock ang nasa tapat na sub na si Claggett. "We have radar contact. Let's go." Bumilis sa 90 knots ang dalawang nakalutang na submarino upang subukan na unahan at tambangan ang mga inakalang mga kaaway. Kaagad na nagbato ng unang flash report ang darter tungkol sa isang Japanese fleet na umuusad pa norte na umano'y kinabibilangan na hindi bababa sa tatlong battleship. Ang impormasyon ay binato ng darter kay Admiral Ralph Waldo Christie ang pinuno ng US Submarine Operations na nakabase sa Australia na siya namang nag-relay nito kay Admiral William Halsey at iba pang mga opisyal. Sa mga sumunod na report ng darter, dumadami na ang nakikitang mga IJN vessels. Sa kanyang huling report bago sumisid, iniulat ni McClintock na di bababa sa 11 mga barko ang kanilang namataan. At ang mga ito ay nanatili sa direksyong pahilagang silangan sa bilis na 16 knots. Napansin ng operator ng Days na halos isang oras ding nasiraan ang radar na walang escort destroyer ang mabibilis na mga barko. Sa buong magdamag, patuloy sa pagbato ng mga updated report ang darter ukol sa takbo at direksyon ng mga kaaway. Napansin din ni McClintock ang pagiwang-gewang na galaw ng Japanese Task Force. Kaya binalangkas ang plano ng dalawang submarino na unahan at tirahin ng torpedo ang Japanese fleet bago pa man ito makapuslit sa 40 km wide na Palawan Passage. Ang mga ibinatong report ng darter pasado alauna ng madaling araw ay nahagip din pala ng radio operator ng higanting Yamato. Sa radio, narinig ng operator ang isang Amerikano na nagbabato ng impormasyon tungkol sa isang malaking convoy ng mga posibleng IJN vessels. Kinuha ng Yamato radio operator ang kanilang armada ang tinutukoy ng misteryosong radio operator sa kabilang linya at posibleng malapit lamang ang pinanggalingan ng signal na ito. Agad ipinaalam ng radio operator sa mga opisyal ang nasagap na radio transmission ng Yamato. Ngunit sa di malamang kadahilanan, di ito binigyang pansin ng mga officers ng Yamato at mismo ni Kurita. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy sa pagbiyahe ang two-column convoy ni Kurita sa bilis na 22 knots o 40 kilometers per hour. Maya-maya pa at unti-unti nang gumukuhit ang liwanag ng bukang liwayway sa silangan.
maingat ang kanilang paglayag, lalo't naroon sila sa bahagi ng karagatan na tinaguri ang dangerous area dahil mababaw, mabato at maraming bahura o reef. Alas 4:30 ng madaling araw, pumwesto ang Darter sa layong 20,000 yards o 18 kilometers sa unahan ng port side o kaliwang column ng Japanese Task Force, na ang lead ship ay ang flagship ni Kurita na Atago. Sa kanang hilera o starboard naman, babanat ang days. 30 minuto ang nakalipas, handa na sa kanilang battle stations ang mga tripulante ng dalawang Gato class submarine. Pagka alas 5:10, sumisid ang Darter na sinunda naman ng days. Ilang minuto ang lumipas. Mabilis na hiningi ng mga operator ng target data computer ng dalawang submarino mula sa kanilang mga kapitana ang mga kailangang mga datos. Nang maibigay na sa TDC man ang target data, ipinasok niya ito sa computer at inabot sa kapitan ang torpedo settings. Unang nagpakawala ng kanyang mga torpedo ang Darter bandang alas 5:32. Anim na mga torpedo missile ang sumagitsit sa ilalim ng tubig at tinumbok ang barko sa unahan ng kolom sa layong 980 yards. Sa pool ng 4-6 na si missile ang target. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig, pati sa dalawang sub. Nang sumilip siya sa periscope bago ibaling ang atensyon sa iba pang mga target, napabulalas si McClintock. What a sight of a lifetime. Nasa bridge ng Atago si Kurita kasama ang kanyang mga staff officers nang bigla silang ginulantang ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Tumilapon sa kanyang kinatatayuan si Kurita. Kumiling pakanan ang Atago at unti-unting pumasok ang umaragasang tubig sa barko. Bago pa man napagtanto ng mga sakay ng barko, na tinamaan na ito ng mga torpedo mula sa nooy misteryosong US sub, nakikita tunglaan na ang namatay na mga tripulante ng Atago. Matapos ang unang pagkagulat, mabilis na tumayo si Kurita at iniuto sa mga tauhan na lisanin nila ang lumulubog na barko. Pagkatanggal ng kanyang pares ng sabatos, dali-daling tumalon si Kurita sa tubig at lumangoy sa pinakamalapit na barko, ang destroyer na Kishinami. Alam niya na wala na siyang magagawa pa upang iligtas ang kanyang barko. Kailangan niyang unahing iligtas ang sarili. Sa kanyang interogasyon pagkatapos ng digmaan, inamin ni Kurita na siya ang unang tumalon mula sa Atago. 8 minuto matapos tinamaan, maririnig mula sa pressure hull ng Darter ang langit-ngit ng nabibiyak na heavy cruiser. Ilang minuto matapos pumatak ang alas 6 ng umaga, at habang unti-unting naaaninag ang kabundukan ng Palawan sa ibabaw, dahan-dahang sumubsob sa ilalim ng dagat ang unahang bahagi ng Atago. 2 pagsabog din ang yumanik sa takaw na tumama sa may likurang dulo ng barko. Pero dahil may kakapalan ang 3 hull ng ganitong uri ng heavy cruiser, di na antimano ang takaw. Nabali ang kanyang 2 propeller shaft at pinasok ng tubig ang kanyang boiler. Biglang namatay ang makina at huminto ang takaw. Nagkumahog ang mga tripulante nito na lapatan ng paunang lunas ang sira sa takaw habang dumaan at lumampa sa kanila ang iba pang kasama sa armada. Binilisan ng nalalabing mga barko ang pagpapatakbo ng pasigsag sa kanan upang iwasan ang di nakikitang kalaban na tumira sa 2 barko. Dahil makipot ang bahagi ng karagatan na kanilang binabagtas, walang masyadong lugar upang makamaniobra sa starboard ang naghihingalo ng IGN convoy. Iniwan ang kanyang kumakawag na flagship, ipinasa muna ni Kurita ang command kay Ogaki sa Yamato habang hindi pa nakakalipat dito ang basang-basa at nanggigitata sa malangis na dagat na Center Force Commander. Binilisan ng 2 kolom ang kanilang paglalayag at muling tinumbok ang ruta na 40 degrees. Samantala, nakaposisyon na si Commander Claggett at kanyang mga tauhan. Mula sa periscope ng Days, pinanood niya ang animoy fireworks display ng 4th of July
na mga pagsabog ng atago at takaw. Saka pinihit ang kanyang atensyon sa kanang hilera ng kaaway. Standby for a setup, mando niya sa mga tauhan. Dalawang mga barko ang hinayaan niyang dumaan. Paparating ang inakala niya isang Congo class battleship. Ito ang kanyang tinudla. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog na naman ang sumambulat. Ito ay nagmula sa heavy cruiser na Maya. Ilang mga torpedo ang sunod-sunod na tumama sa heavy cruiser at tinamaan ang imbakan ng mga bomba at bala nito. Mula sa bridge ng higanting Yamato, nagimbal si Ogake. Ang dating kinaroroonan ng Maya ay naging isang malaking bolang apoy at tubig na parang halimaw na nagunat mula sa ilalim ng dagat. Sa loob ng 10 minuto, tuluyan ang nilamo ng dagat ang Maya kasama ang 336 sa 1,105 na mga sakay nito. Makalipas ang halos kalahating oras mula sa unang pag-atake, lumubog din ang atago, dala ang 360 na mga crew. Kasama namang nailigtas kay Kurita ang 699 na mga tripulante. Sa pangamba ng iba pang pag-atake mula sa di nakikitang mga kalaban, di na humiwalay sa formasyon ang mga natitirang barko ng 1st Diversionary Strike Force. Mas bumilis pa ang armada at tinutumbok ang direksyon ng Mindoro at Cebuyan Sea. Kasabay nito, nagpakawala ng mga depth charges ang mga escort destroyers sa pag-asang matamaan o mapigilan ang hahabol o kaya aaligid na submarino ng mga kaaway. Iniligtas din ng mga destroyer ang mahigit 1,000 mga tripulante ng tatlong mga barko. Sa kanyang pagsampa sa Kishinami matapos ang ilan sandaling paglusong at paglangoy sa malangis na kagatan, binigyan ng isang shot ng whiskey si Kurita at bagong sapatos na ipinalit sa iniwan niya doon sa lumubog na atago. Nang ipinukol ang tingin sa direksyon ng atago, wala nang nakita si Kurita. Ipinaabot niya kay Ogake na nais niyang umakyat sa Yamato at gawin itong kanyang bagong flagship. Pero dahil kailangang makaalis sa delikadong katubigan ng Palawan ang armada, lumipas pa ang 9 oras bago nakasakay sa dambuhalang Yamato ni Vice Admiral Kurita. Nawala na ng dalawang malaking barko, iniutos ni Kurita na bumalik sa Singapore ang balbladong takaw upang ma-repair. Ang uugod-ugod na heavy cruiser ay hinatid ng dalawang destroyer pabalik ng Lingga. Hindi na siya kayang ayusin kaya di na muling magamit pa sa labanan. Matapos ang panunudla, panahon na upang tumakas ang mga US submarines. Iniutos ni Claggett na sumisid pa ng malalim ang days. Habang papalayo na ang mga ugong ng naghihingalong Maya, dumadagundong naman ang mahinang mga pagsabog mula sa mga inihulog ng mga depth charges ng kalaban papalapit sa days. Nagtaka ang mga crew ng days bakit sila ang pinagdiskitahan ng mga Japanese destroyer gayong mas malapit sa mga ito ang nakabuntot na darter. Marahil plano ng mga destroyer na itaboy ang mga US submarines habang tumatakas pahilagang silangan ang natitirang mga barko ng Japanese Task Force. Lumipas pa ang halos 2 oras bago tumigil sa kanilang deep charge operation ang mga destroyer at sumunod sa naunang bulto ng main force ni Kurita. Dito na unti-unting pumaibabaw ang mga US subs at nakita ang baldadong takaw na nakatigil sa tubig. 2 screener destroyer ang nakabantay sa barko. 2 mga eroplano din ang napaikot-ikot sa ibabaw ng naghihingalong heavy cruiser. Sinubukan pa ng darter at days na pumuesto upang tirahin at tuluyang palubugin ang takaw. Inabot na sila ng 5 oras pero walang nangyari dahil sa mga nanbabantay na mga destroyers. Gayunpaman, matiyaga na naghintay ang 2 US subs upang makatsyempo. Hinintay nilang lumilim at di iwanaksi sa paningin ang sugatang heavy cruiser at mga bantay nito. Nang isagawa ni nila ang isang surprise attack, ang mga crew ng US subs ang nabigla. Unti-unting umandar ang takaw at tinungo nito ang direksyong timog kanluran sa bilis na 6 knots. Pero di natinag sa animoy muling pagkabuhay ng takaw ang mga kano.
itinuloy pa rin ng dalawang submarine ang balak na tapusin ang Japanese heavy cruiser. Hating gabi ng October 24, nakaposisyon na ang dalawang submarine para sa torpedo attack. Titira ang Darter mula sa silangan. Iikot naman pakanluran ang Dace. Binilisan ng Darter ang kanyang takbo sa 70 knots upang abutan at maasinta ang takaw bago pa man ito makabuelo at tuluyang makatakas. Pero buong araw nawala sila sa tamang bearing at di alam ang kanilang aktwal na direksyon. Dahil buong araw silang nakasisid, di nila kabisado ang mga natural landmark pati na ang kabundukan sa paligid ng baybayin ng Palawan. Lingid sa kanila, unti-unti nang napapagpad sa dangerous area ang dalawang US submarine. Isang minuto pagkalipas ng hating gabi ng October 24, natisod at nasangit sa mga bahura sa Bombay Shoals Spratly Islands ang Darter. Isang malakas na kalabog sa dagat ang rumhistro sa mga radar screens ng mga Japanese destroyer na humabol sa dalawang mga submarino. Buti na lamang at di na nag-usisa pa ang mga kaaway. Bumalik na ang mga ito sa dating direksyon matapos lumapit ng mga 12,000 yards sa Darter. Sinikap ng mga crew ng Darter na makaalis sa bahura pagtaas ng dagat, pero di natinag ang sumadsad na submarino. Itinapo na ng mga tripulante ang mga karga, pati ang mga nalalabing torpedo, ngunit di pa rin ito makaalis. Lumapit ang Dace upang tulungang matanggal sa bahura ang Darter. Ngunit siya man ay nanganganib di maipit sa matatalas na bahura. Kaya napagdesisyonan ng mga tripulante ng dalawang submarino na tuluyan na lamang sirain ang Darter kaysa mapasakamay ito ng mga kaaway. Matapos sunugin ang mga sensitibong dokumento, masuhin ang mga radio at iba pang ikipo, sinimulan ang paglipat ng mga crew ng Darter sa Dace na nakaabang sa layong 50 meters. Agad ding ipinalam ni McClintock na inihanda niya ang mga demolition charges para pasabugin ang submarino. Mabilis na lumayo ang Dace upang umiwas sa malaking pagsabog na inaasahang wawasak sa Darter. Pero isang shot lamang na pagsabog ang naganap na umani ng halakhak mula sa mga crew ng dalawang submarino. Bumibilis ang mga sandali at kailangang mawasak na ang Darter bago pa man bumalik ang mga kalaban. May natitirang apat na mga torpedo ang Dace at ang mga ito ay itinira sa Darter. Ang mga sinisel ay tumama sa mga bahura nooy alas 5:30 na ng umaga. Kaya napagkasunduan ng dalawang kapitan na gamitin ang deck gun ng Dace. Ngunit kailangang nasa labas ng deck ang mga crew ng Dace para sa deck gun action. Lubhang mapanganib kung biglang lilitaw ang mga kalaban. Pero walang ibang opsyon ang mga kano. Kaya sinimulang paputukan ng Dace ang Darter. Mga 21 na tama ang tinamo ng sumadsad na submarino at butas-butas na ang superstructure at hull nito. Lahat ng mga 26 na gun crew ay nakatuon sa pagpapaputok nang biglang sumigaw ang radio operator na magpaparating ng eroplano sa layong 9 na kilometro. Dali-daling nagsipulasan mula sa deck ang mga crew ng Dace para mga bulate na nagunahan pabalik sa kanilang mga lungga. Nagsiksikan silang makapasok sa tanging bukas na hatch na may dalawang talampakan ang luwang sa may conning tower. Maiilan na nakababa na maayos sa hatchway, pero marami ang napadaos-dos na pasubsob pababa o kaya ay sapilitang itinulak patiwari para lamang makababa agad. May mga nasugatan at nagasgasan, pero ligtas ang lahat. Isang Japanese aircraft ang lumitaw sa ibabaw at nakita ang dalawang submarino. Ang isa ay nakatirik sa bahura at ang isa naman ay sumisisid at papalayo. Pinuntirya ng Japanese plane ang mas madaling target at di napansin na tumirik na ito sa mababaw na bahura. Matapos bombahin ang Darter, mabilis na umalis palayo ang eroplano na lubos naman na ikinatuwa ng mga sakay ng Dace. Ang masiguro na di na mapakinabangan ng mga kaaway ang Darter, sumibat agad ang Dace. Sakay ang nakasiksik at parang mga sardinas na 81 na tripulante ng Darter at sariling complement ng Dace na 74 personnel. 11 araw na naglakbay patungong Fremantle, Australia ang Dace
sakay ang 155 na mga hapo, pagod pero ligtas na mga tripulante. Sa kabilang dako, itinuloy ni Kurita ang kanyang misyon sa Leyte. Isang kalatas ang kanyang natanggap mula sa Tokyo noong October 24 na nagsasabing posibleng natunugan ng mga Amerikano ang presensya ng Second Diversionary Attack Force. Para kay Kurita, sobra pa sa natunugan ang nangyari. Nawala na nga siya ng 3 mga malalakas na barko. Di pa man nakalapit sa Leyte, sinalubong na siya ng malas. Nayinig ang isang magaling na militar commander tulad ni Vice Admiral Kurita. Lumala pa ang kanyang karamdaman, epekto ng dengue fever sa lingga, matapos siyang nakapag-swimming ng 10 oras, bunsod ng paglubog ng Atago. Nang makalusot sa mga US submarine at makalabas ng Palawan Passage, lumipat si Kurita mula sa destroyer ng Kishinami patungong Yamato at ito ang kanyang ginawang flagship. Sa kanyang diary, sinabi ni Ugake na dahil sa sinalubong sila ng malas, tuloy-tuloy na ang kanilang kamalasan. Di nga nagkamali si Rear Admiral Ugake dahil mas higit pang disgrasya ang inabot ng Japanese fleet nang pumasok sila sa kalagatang sakop ng Sibuyan.